Anyong guys, kamusta po kayong lahat dyan? Sa araw na ito, magre-reformat po ako ng desktop computer gamit ang Windows 10 USB Plus Drive. Ito po yung dati ko pong nakopy sa Microsoft.com. Try ko pong mag-reformat ng Windows 10 desktop. Ito po siya. Yan po. i3. Try ko pong i-reformat. Yan po yung aking i-reformat. So guys, sisimulan ko ng i-reformat ang desktop na to gamit ang Windows 10 Plus Drive. Guys, bubuksan ko na ang power. So guys, nagbukas na ang power. Hit delete para sa BIOS setup. So guys, please delete on the keyboard para lumabas ang CMOS setup utility. So guys, ibaba po natin yung up and arrow down sa advanced setup. So click enter sa keyboard. So ilagay po natin dito removable device, enter. Ito po sa second boot device niya ay itong hard disk, enter. So guys, yan po, naka setup na siya. First boot device, removable device, at ang sa second boot device po ay yung hard disk po niya, WDC. Yan po yung hard disk niya, 500 GB. Ito po siya, hard disk niya. Tinanggal ko muna. Yan po, 500 GB. Tinanggal ko sa pagkaka lock niya o torka. So guys, pagkatapos niyan, hit natin yung F10 para maging save na yung setup niya. Ito po, enter po natin yung sa enter. So guys, gagamitin natin na Windows 10 po tayo na 64-bit. Enter. So guys, yan, loading.
So, ayan guys. I-click po natin ang next sa mouse. Ayan, next. Next. So, install now. So, ayan guys, kailangan ng kasi sa internet ko lang kinapi itong aking pang reformat. So, ang i-click po natin dito, ayan, kailangan po ng product key. Pag wala po kayong product key dahil sa internet lang nakapi, ang i-click po natin na ito, I don't have product key. Enter. So, ayan guys, lumabas na. So, dahil 64-bit tayo, ang gagamitin ko po ay Windows Pro. Ito, Windows Pro. Click po natin yan. And then, next. Loading. So, check po natin itong box ng itong box, check po natin yan. I accept the license term. And then, click next. So, dito po, upgrade, install Windows files and settings and application. Dahil bagong reformat po to, dito po tayo sa custom. Itong baba pong ito, custom Windows only advanced. Click po natin yan. So, kailangan ng partition. Kung hindi nyo, kung di-delete nyo naman ang partition, delete lang ninyo. So, hindi ko kailangan ng partition. Hayaan ko na lang yan. I-delete natin. Yung allocated. Yan na guys. Na-delete ko na lahat. Yan, for sa 465.8 GB ang natira. Sa kabila ng ano 500 GB yan. Oh why, but ito lang ang natira. So guys, ano po natin ito, next. So yan guys, installing Windows. Wait natin yan hanggang mag-finishing setup. A few moments later. So, ayan guys. Installing features na siya. Installing updates. So, ayan guys. Let's start with region. Is this right? So, click natin ay US. Click po natin United States. Ito po. Yes. Is this the right keyboard layout? Yes po natin. Skip na lang po natin ito. Want to add second keyboard layout. Skip na lang po natin. Let's connect to a network. So guys, i-connect ko po yung aking cable ng internet. So ayan guys, nakunik ko na ang cable ng internet. So, lumabas na po siya. Ayan, next. Next po natin. Pasensya na guys. Wala akong computer table. Naggawa lang akong improvised computer table. Maliit lang po ang bahay namin.
Sundan lang ninyo guys yung mga inasabi dito sa next by next sa computer. How would you like to set up? Dito po tayo set for personal use. Next. Email or phone number or Skype. So ayan guys, na mag create tayo ng pin. Nakapag set up na ako ng aking account kay Gaggle. So hinahanap naman yung pin. Ulitin natin sa baba, confirmation. So guys, okay. Ayan na. Tsangka moment. Ayan na. Accept, choose privacy settings, your device. Accept lang po natin siya. So, yan. Let's customize your experience. Ang ginagawa ko po dito, lahat po ay chinichikan ko ito. Lahat po ay chinichikan ko ito. Check the box. Accept. Use your Android phone from your PC. Remind me later po yan. Medyo maraming hinahanap ang Windows 10 ngayon sa pagre-reformat. Dati pag upgrade lang, dire-diretso lang. Pag nag-reformat, daming hiningi. Medyo rin, aabutin din ng isang oras ang pag-reformat. Tagal. So guys, tsangka moment, wait natin. So ayan guys, claim your free trial Microsoft 365. Ano po ito, may bayad, pero kung may product ka, pwede. Kaya ako, wala naman akong product . Wala namang pag try for free, may bayad po yan. No thanks na lang po. Ang i-click natin. No thank you. Discover your next favorite game. No thanks na lang natin yan. Let's Cortana help you get things done. Okay, accept. Yan na, hi, hello. Yan, we're getting everything ready for you. Magpalamig muna tayo guys. So ayan guys, natapos din sa wakas. Get started itong Microsoft Edge. Click natin. Ayan na, complete setup. Okay na siya. Expo natin. Punta tayo dito sa search natin ang PC. This PC. Yan. Itong computer. Properties. Ayan siya. Device specification, desktop, Intel
Intel Core R. Yan, ilapit natin 'yan. Intel Core R i3 CPU 3.7 GHz Intel installed RAM 4 GB. Yan, Windows 10 Pro. Ibaba natin 'yan. Windows 10 Pro. Okay, guys. Natapos din sa wakas. Salamat sa Diyos. Ayan, guys. Natapos din sa wakas ang Windows 10. Inabot din po ng almost 1 hour sa pagre-reformat. Medyo masilan itong aking nireformat na desktop. Kinailangan ko pang palitan ng video card. Kasi yung isang video card na nakalagay dito, nag-i-stack siya, nag-i-stack up. Kaya pinalitan ko ng bagong video card. So guys, kung nagustuhan niyo yung video nito, don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to click the bell button para updated kayo sa mga video kong pang i-upload. Annyeong!